Yeah, sa maulang morning po sa lahat. Balitang fellowship po tayo, usapang fellowship. Ito po si Chef ay magtutuwiks na yata, nakapanganak siya. Kasi ang paborito niya yung ipa. Kwento ko lang sa inyo. Ang gusto niya po ay yung medyo binabasa yung gilid. Pero huwag mong babasain lahat. Yan ang gusto niyan. Yan o. Oh. Ito naman si Pulit-Pulit! Pulit! Magtutuwiks na ito. Masarap ng laruan. Isang araw papakita ko sa inyo paano ko siya laruin. Di ano. Matakaw yan. Naguutay pa lang siyang maghimod-himod nung ano, magkagat-gagat ng damo. Pero hindi pa naman kinakain yan. Hindi pa siya kumakain. Panakita ang nasusubo niya. Nagpa-practice pa lang si Pulit. Yan. Pulit, yad. Pulit, bati ka. Bati, babati. Masarap na siyang laruan. Nag-i-enjoy na yung aking anak. Ang bilis niyang lumaki kasi po ay nag-iisa. Yan yung laguna ng kanyang balahibo. Yan o. Oh. Yan. Kaya po napakatipid ng tupa kumpara sa kambing. Yun, di siya o. Oh. Yan, ganyan siya dumidi. Nahiya. Ini-video ika ako. Pulit, yan, babati ka din. Ang aming young vlogger, si Pulit. Young sheep vlogger, si Pulit. Huwag mo siyang gagayunin kasi magbubuli yun, magiging matapang siya. Kapag nagkasungay, delikado ka. Habang natin, di yan. Medyo kulabo pa ng konti yung kanyang mata. Yan, kain, para ikaw mabusog. Masarap siyang laruan talaga ang mga tupa. Mas mabango nga lang yung kambing. Yun, nagdididi na. Ang dinididi yung ano. Uy, mali yan, mali. Hindi yan. Hindi yan ang didi mo. O, di. Nagpalpag na. Pulit. Naiirita yata nanay. O, magpadidi ka. Ayan. Tumatakaw niya, oh. Ayan. Laki talaga itong nabili ko na pinalad ako. Ano? Siya ay 25 kilo lang daw pero ang laki. Magana ang tupa. Pero nalaki siya ng bilog na bilog. Pag napaedad mo siya, naabot din ng 80 kilos. Kaya sa tupa pa rin po ako yan. Bag nakilala po ito, magkakaroon tayo ng great opportunity mga kagri na kumita. So yan. Mataas pa ang kanyang survival. Nga lang pa isa-isa ang anak niya. Kaya lang, ganun din halos. Twice a year siyang umanak sa isang taon. Kaya lang yung survival naman niya ay mataas. Mas mataas ang survival po ng mga tupa kumpara sa kambing. Kambing po nagmamortality ng 100%. Pero ito po ay 1% lang. Ang ganyan sa dumidi, oh. Talaga namang yan yung puso dumidi si Pulit kung yan ganyan sa katakaw dumidi yan. Medyo kulabo pa nga mata ako, sumasalaw. Uy, sala. Balahibo yan. Sala. Ah. Wala. Kumadunggol ah. Kaya po maganda ang tupa. Mabilis lumaki yan. Hindi pa yan. Spoil na spoil kasi nga nag-iisa. Didi pa ikaw, didi pa.
takaw ng nanay ng ipa, oh. Naku, tumain na. Naku, tumain. Bilog-bilog, mga itchas. Kailangan tanggalin mo lagi ang dumi para huwag mo sila magkabakterya. Tulad din ng kambing. Pero hindi sila bulatihin kumpara sa kambing. Mas madali pong bulatihin ang mga kambing. Ito, magpupurga na ako sa sangaro. Papakita ko rin sa inyo. Bakit ka na, Dagos? Ha, pulit? Nabitin ang iyong, ano? Nabitin ang dudo? Ha? Nabitin. Nabitin ang dudo ng bunsoy. Nabitin. Yung padyak, may... Bawat padyak niya po ay may ibig sabihin. Huwag niyong babaliwalan yung padyak na yon. Cedar nang bubuli, galit siya. Yun, yung padyak na yon. Yun yung sign po. Humihina. O, doon ka naman sa napier. Pakita mo sa kanila yung pagkain ng napier. Doon naman sa napier. Napier naman. Ito yung napier. Yung napier, napansin ko po, ang napier ay hindi niya kinakain kapag nasa sa ground. Pero kumpayin mo, gapasin mo, lagay mo dyan, kinakain po nila. O, siya, papakita mo nga pagkain mo ng ano. Yun. Ito ulit. Panoorin ulit natin si Pulit. Ah, pinadid. Nung una po talaga, nanervous ako eh dahil hindi siya nadede. Parang katulad ng kambing namin eh, hanggang saan nangamatay na. Wala po nabuhay kahit sa aming yung panood sa mga video ko. Wala po nabuhay. Takaw niya, oh. Yun. Mag-enjoy muna po kayo sa ating si Shep ulit ang aming Shepong maliit. Takaw niya, oh. Yun na. Ano, Shepa? Kaya niyo ulit kong napier? Yun na, yun na. Sabi pagkawag pang buntot yun. Nakakawag ang buntot. Ibig sabihin nung pagkawag ng buntot ay siguro naliligayahan. May meaning din po yun eh. Ayan. Kawawa pagka ganyan pong breastfeeding ang nanay. Tulad ni Shepa ay huwag mong gugutumin. Lagi nyo pong pakakainin. Dahil pagka hindi po yan kumain, kakain ulit siya ng paborito niya yan na pure. Kani pag umaga, kinukumpayan ko po bago ko pa, kaysa sa madumihan. Doon nagkakabakterya ang kambing at mga tupa. Pagka yung pinasugod mo nang ang madaling araw pa. So, solusyon po doon ay kumpayan mo na lang. Yan. Paborito po niya yan, yung na pure, saka yung ipa. Buhay na sila, kaya may kita rin sa tupa at kambing, sa tupa. Dahil nga, libre yung kanilang mga pagkain. Hope na natututo po kayo sa aking mga videos. Yan. Si Pulit at kanina pa nagpapapadyak. Bakit ka nagpapapadyak, Pulit? Ha? Anong iyong ibig sabihin? Nabitin ka dito? The young sheep vlogger. Nabitin ikaw sa dudo? Pulit, uy, nabitin ikaw. Mabilis na magunaw ang kanyang balahibo. Si Pulit. Nabitin ikaw sa dudo, mamaya ulit dudo, mamaya.
paborito talaga niya, no? Yun lang po, para sa pagkain spiritual bago tayo maghiwalay. Sa John chapter 10 verse 11, ako ang mabuting pastol, binibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. John chapter 10 verse 11. See you in my next videos. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines. If you want to be part of our mission in life, kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag niyo pong skip natin mga ads. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines.